Patabihan yung mga client natin, tol. Walang kasiguraduhan na nadidemonetize sila dahil sa pagbaba ng link. Karaniwan dyan, tol, kaya nadidemonetize dahil nag-a-upload sila ng diretso sa YouTube application. Once na mag-upload tayo ng bagong video, tol, dun tayo sa Chrome. Doon tayo sa Chrome mag-upload, and then may pagpipilian doon na submit rates kung para saan yung video mo, kung meron bang violence, isiset mo ron, tol, para laging safe yung mga ads natin. Dahil once na sa YouTube apps tayo mag-upload, dire-diretso yan, tol, walang pasintabi yan sa ads natin. Kaya nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng mga trafficking ads, ayan, dyan sila nadidemoni. Dahil hindi sila mabusisi sa pag-upload ng mga video. Thank you! Hi guys! Good morning! Pag-uusapan natin ngayon dahil sa mga balibalita na marami raw na didemonetize. Ayan guys, naglabasan yung mga magagaling at matatalino rito sa YouTube. Kulang na lang sila yung mamahala sa YouTube company. Alam nyo guys, walang makakapagsabi sa atin kung bakit tayo nadidemoni. Dahil meron mga nadidemoni na mga kilalang personalidad. At saka sa iba, sa isang buong GC raw, nadidemoni sila yung mga click-to-click o S2S. Alam nyo guys, walang kasiguraduhan kung bakit kayo nadidemoni. Kailangan lang guys, ang akin ang pinagbabasihan dyan, basta mag-upload kayo ng diretso sa Chrome. Dahil sa Chrome, once na mag-upload kayo dyan, detalyado, lalabas yung mga submit rate kung para saan yung video nyo, kung meron bang violence, o kung meron bang nakakatakot, o kung meron bang action, o nakakalokang ginagawa yung video, o may mga foul play. Ayan guys. Once na sa Chrome kayo nag-upload, detalyado yan guys, hindi nyo basta-basta ma-upload ng hindi kompleto yung detalye, hindi katulad sa YouTube apps, pagka doon kayo nag-upload, diretso upload yan, walang pasintabi yan sa Chrome. Dahil si YouTube minsan walang pakialam sa atin yan, dahil ang nagpapasahod sa YouTube ay Google AdSense. Kaya dapat, sa pag-iingat natin, lagi tayo mag-upload sa Google Chrome, doon lang tayo mag-upload, wala nang iba. Ayan, meron ako mga kaibigan na nandemoni, hindi sila nag-C2C, hindi sila nag-skip-to-skip, o kung ano-ano mang yung sinasabi ng mga iba dyan na dahil daw doon, kaya sila nandemoni. Alam nyo guys, tigilan nyo na yan, maraming natatakot, maraming kinakabahan, ito lang ang pinaka-tip dyan ha. Mag-upload kayo, mapagmasid kayo, sa Chrome kayo mag-upload, siguradong safe yung channel nyo ha. Yung C2C na yan, okay lang gawin yan, pero wag naman yung araw-araw. Dahil minsan kasi meron tayong mga ka-member na may mga trafficking ads. Yan. Once na may cookies at na-accept, foul play yan. Meron din mga bansa na bawal na C2C o i-click yung ads, foul din yan. Ayan, pero hindi naman agad-agad madidemonetize yan. Ayan guys, sa Google Chrome kayo mag-upload dahil safe na safe yung ads. Once na sa YouTube apps kayo mag-upload, ayan, wala yung pasintabi. Ayan guys, ha? Silang tayo, tuloy lang ang pangarap. Ayan sa mga kaibigan ko dyan na monetize, huwag na huwag kayong matakot. Kung ma-demoni ka, demoni. Demoni. O, di mag-money-money ka na lang. Joke lang guys, ha? And then, sa mga monetize channel, sa mga demonetize, subukan nyo guys, subukan nyo mag-appeal. Kung meron pang magagawang paraan, mag-appeal kayo. Pero dun sa mga sinasabi nila sa C2C, hindi ako naniniwala dyan. O ito hindi rin ako naniniwala kung bakit yan dahilan ng demonetize. Walang makakapagsabi kung bakit sila demonetize. Bye-bye! Si YouTube lang ang mga sagot niyan guys. Walang ibang YouTuber na makakapagsabi kung bakit sila na-demoni dahil hindi sila ang nagtanggal ng ads kundi si Google AdSense. Si Google AdSense lang ang may karapatan magsabi kung bakit sila na-demoni, ha? Bye-bye! Chill lang guys! Respect sa aking opinion! Bye-bye! Legacy.